What's up mga ka-true friend, Moto kami nga pala. And today meron tayong vlog na motorsiklo. So isa to sa mga sports bike ng Honda, no? So yun, pero bago yan, gusto ko muna ipakita sa inyo guys yung mga sports bike ng Honda. Okay, so andyan ang CBR1000RR o yung tinatawag nilang Fireblade na isa sa mga pangmalakasan na sports bike nila. At hindi lang yan, meron din silang CBR650R, yung bagong labas lang, no, kamakailan lang meron silang nilabas na big bike na 650cc. So ayan nga yung CBR650R. At hindi lang yan ha, meron din silang CBR500R. Grabe, no? So ayan yung mga CBR series ng Honda. Pero alam niyo ba na naglabas din sila ng low cc na kamukhang kamukha ng mga sports bike dito. So yun, pinapakilala ko sa inyo guys, ito nga ang CBR150R. Okay, kilatisin natin tong motorsiklo na to. Grabe, ang ganda na itsura nito. Itsura pa lang niya, mukha na siyang big bike. Meron na siyang magandang smoke lens na visor, no? Ito nga yung pang aerodynamics natin. Kanyang side mirror, ayan, nasa may harapan, na na-adjust. Ayan, no? Kapag oras ng traffic, pwede mong i-adjust yung side mirror natin para hindi sumabit sa mga sasakyan. So ayun, pagdating sa kanyang headlight, all LED na siya. Same time, yung kanyang signal light, LED na rin na nasa bandang gilid, no? So sa ibang bansa, yung lumabas ng mga motorsiklo doon, eh nandito yung kanyang signal light. Pero ang nilabas sa Pilipinas, eto, nasa labas yung kanyang signal light. Naka-disc brake tayo sa harapan at saka naka 2-piston Nissan caliper. At pinaganda rin ito. Ito yung parang tapalodo rito na mukha talagang sporty, no? So ayun, palitin naman sa ilalim, medyo iba na itsura niya talaga sa version 3 itong araro natin dito sa motorsiklo na to. Dahil nga, ito nga, yung kanyang ilalim, no, buo na. Naka-disc brake din tayo dito at naka-Nissan single piston. Ganito rin itsura ng kanyang swing arm dito sa kabilang side. Ayan, makikita natin. Tapos sa kabilang side, yun ito. And then, ito ay naka-monoshock. Kanyang tail light, ayan, naka-LED tayo. Ganun din sa kanyang signal light. At meron din siya ritong ilaw para sa ating plaka. Ayan, makikita natin na plastic siya, pero may nakasuportang bakal yan. Pagdating sa kanyang shifter, ganito yung itsura. And then yung ilalim niya. Ayan. So, ayun nga, itong motorsiklo na to is wala siyang center stand. Kaya naka-side stand lang tayo. Sa side stand naman, wala siyang safety feature na kapag binaba mo yung side stand, eh mamamatay yung makina. Katulad ng mga makikita natin sa scooters, no? Pag gagamitin natin to, lagi nating i-check yung ating side stand, baka nakababa pa. Sa side naman na to, ayan, makikita natin sa may gilid, yan pumapasok yung aerodynamics natin kapag tayo ay nasa speed o umaandar tayo, papasok din sa ilalim at lalabas naman dito. Ito, meron tayong upuan dito ng ating angkas at nasusisian siya rito at naaangat natin to. So ito, makikita nyo guys, itong hawakan na to, kapag i-atras mo yung motorsiklo, dito mo siya hahawakan. Ayan, matibay yan guys. Sa tela naman ng kanyang upuan, ayan, medyo malambot din siya. Ito yung tangke natin, plastic. Ayan, plastic siya. Pero syempre, yung loob nito, meron na ring metal. So kumbaga, yung ginawa lang pang korte o flaring sa motorsiklo to is plastic. Ayan. Pero hindi naman halata, talagang bumagay talaga sa forma. So ayan, dumako naman tayo sa kanyang manibela. Sa kalawang side, ito yung hawakan. Ayan, rubber, high beam, low beam, busina. And then yung left and right signal. Ayan yung kanyang throttle. And then start button. So wala siyang kill switch dito. So yung kanyang suspension, naka-Showa SFF BP na madalas natin makikita sa mga big bikes. Sa kanyang panel naman, eto, makikita natin dito sa kanyang panel, meron siyang button dito. Ito pala yung kanyang ignition. Ito yung susi niya. Meron siyang magic key. Meron siyang shutter lock dito. Ayan, so buksan natin. Ayan. So ayan yung kanyang panel. Makikita natin sa kanyang panel, meron tayo dyang tachometer, speedometer, orasan, kilometer na tinakbo natin, at saka yung fuel gauge natin, no? And then yung gear, dito natin makikita yan. So pag pinindot natin tong select button, itong button na to, itong dalawang to, ayan, meron siyang trip A, trip B, kilometer per liter, average, average B, and total ng tinakbo ng motorsiklo na to. So dito naman sa part na to, ayan, nakita nyo, di ba? Andyan yung ating engine and then yung ating sa coolant. So ibig sabihin, meron pa tayong ibang information dito kung magkaroon man ng problema ang ating motorsiklo.
Pagdating naman sa kanyang iba pang specification, ang engine type ng motorsiklo na ito is naka 4-stroke, 4-valve, dual hover head cam, liquid cooled. Ang displacement, 149cc. Starting system, electric. At yung kanyang brake type sa may harapan, naka-hydraulic disc tayo. Ang brake type naman sa likod, naka-hydraulic disc din. Ang size naman ng gulong sa harapan is 180/17mm 52P. Siyempre, naka-tubeless. Ang gulong naman sa likuran ay naka 130/70/17mm 62P. Siyempre, naka-tubeless din. Ang wheel type naman is cast wheel. Overall dimension, yung kanyang length, width, and height, meron tayong 1,983/700/1,090mm. Sa carb weight naman, meron tong bigat na 137kg. Sa seat height naman, meron tayong 788mm. At pagdating naman sa kanyang ground clearance, meron tayong 151mm. At ang kanyang fuel tank capacity ay merong 12.0 liter. Siyempre, ang fuel system nito is naka PGM FI. At ang iba pang mga features nito pagdating sa kanyang headlight and front winker, ito ay naka LED na. At talaga namang napaka sporty ng mga designs. Pagdating nga sa makina, naka powerful 149cc, naka 6 speed na rin to, no? Kaya nga sabi ko kanina, dual overhead cam, liquid cooled yung kanyang engine. At ang pinakamaganda pa rito guys, yung kanyang assist and slipper clutch na talaga namang napakalambot pagdating sa ating downshift at upshift kapag tayo ay umaandar na o pagdating natin sa biyahe, no? At yung isa pa sa pinakabago rito sa version 4 ng CBR150R is yung kanyang inverted front suspension na kulay gold na madalas nga natin makikita sa mga big bikes. Di ba ang angas nun? Kaya ang daming tataka at ang daming nagtatanong kung big bike nga ba to o ilang cc tong motorcycle na to. At syempre, yung kanyang digital panel ay talaga namang napaka-informative at marami tayong makikitang information. Pagdating naman sa presyo, ang price naman ng motorcycle na to ay merong 159,900 pesos. Pero gaya nga ng sabi ko, ang presyo niya ay nagbabago-bago, depende yan sa branch na bibilan ninyo. So yun na nga no, sa mga nagtatanong kung ito ay naka-ABS na nga ba, sorry guys, pero hindi pa siya naka-ABS. At wala rin siyang kickstart, kaya dapat alaga nyo to sa kanyang baterya. So, wala rin siyang voltmeter. So yun mga ka-true friend, testing naman natin seat height para sa height natin na 5'4". Tara, sakay natin itong motorcycle na to. Ayan. So sa height natin na 5'4", ayan, medyo tiptoe lang tayo ng konti, no? Pero abot na abot natin guys. Sa mga nagtatanong kung kaya ba ng 5 flat or 5'4 yung height, ayan, kayang-kaya guys. Kaya yun, pwedeng-pwede sa inyo to, no? Palang tapakan natin dito. Ayan, kumakikita natin to. So, sinusungkit siyang ganun, no? Kaya possible na kung kayo ay nakamagandang sapatos, eh pwedeng masira yung sapatos nyo rito. So, may namibili naman na parang guard dyan para cover dito, no? Although, ito naman, eh meron naman siyang rubber. Kaya hindi naman basta-basta masisira yung sapatos ninyo. Ayan, so yun isa sa mga kagandahan na ginawa dito sa motorcycle na to. Okay, so pagdating naman sa position ng katawan natin, eto. Ayan, no? So kapag kakaupo natin, kapag hawak natin yung manibela, ayan, hindi naman tayo masyadong sub-sub o yung parang aggressive look. Kumbaga, relax pa rin tayo pag nasa biyahe tayo. Ayan. Pero pag gusto mo naman yung talagang aggressive, yung parang racing mode, ayan, i-atras mo lang ng konti yung pit mo dito sa may likuran. Ayan, may sandala naman siya. Atras mo lang na ganun. Ayan, medyo nakasub-sub lang tayo ng konti. Ayan. So yun nga, kapag ganito yung itsura natin, eh possible na sumakit yung ating likuran or yung ating kamay dito. Okay? So ganito yung racing mode. Tapos pag nasa speed ka na, ayun o. Ligoan, kailangan pagliligo tayo gamit to, kailangan sasama natin yung body natin. Kumbaga yung bigat ng katawan, kailangan isasama natin sa ligoan, eh, no? Para lalo siyang mag-bend. Kasi pag hindi mo sinama yung katawan mo, dumediretso lang yung motorsiklo. Okay? So yan. And then yung stability ng manibela natin, napakaganda. Napaka-stable niya, no? Tinan mo, ganyan kay stable ang manibela, walang galaw, di ba?
At kapag bumibirit naman, ang sarap na sa cornering, ang sarap sa likuan. Talagang gaganahan ka sa speed sa motorsiklo na to, no? Woo! Sarap, men! Ang angas nun! Feeling racer ka talaga kapag gamit ng CBR150R. Napaka-solid niyang gamitin, ano? At saka parating sa kanyang assist and slippery clutch, ang smooth. Kaya pag nag-upshift tayo, nagda-downshift tayo, ayan o, ang smooth lang niya. Hindi mo masyadong maramdaman. So hindi mo masyadong maramdaman kapag nagda-downshift ka o nag-upshift ka. Ang sarap, men. Ang sarap na feeling. So, ayun na, first time pala natin na, ano, na gumamit ng CBR150R. So, ayun yung feeling lang na nararamdaman ko kapag dinadrive ko to. Kumbaga, overall, sa driving, magaan siyang dalen, ang smooth niyang dalen, ang ganda ng stability, lalong-lalong sa mga cornering. And then, yung legs mo, kailangan iipit mo dito sa may bandang tangke niya, no? Para lalo siyang mag-bend. Kasi hindi siya sumusunod kapag hindi mo binibigyan ng bigat yung left and right mo eh. Diba? So, ganun siya ka-smooth, ganun siya iliko. Talaga mapapabanking ka talaga rito pagdating sa corner. Alright. So, tinesting naman natin siya sa city riding. Okay din naman siyang gamitin sa city riding, no? Kumbaga, pwedeng-pwede siya sa mga daily use, daily rides, at sa ganitong long rides, pwedeng-pwede rin, ano? Ikot muna tayo. So, yun nga, no? Nung ginamit natin ito sa city riding, okay din siyang gamitin kapag sa city ride ka, and then kapag ka ganitong long ride. Kasi bukod sa yung position natin na relax lang, chill lang, kahit naka-sports bike ka na 150cc, eh, eto pa rin, all good na all goods pa rin, di ba? So, ibig sabihin, masarap siyang gamitin. Alright, testing pa ulit natin dito sa mga corners. Check ulit natin yung kanyang cornering. Corner, guys. Solid. So, kailangan ng body weight kapag dinadrive pala itong CBR150R, lalo na sa mga ganitong twisties. So, kahit ayaw mong bumanking, eh, mapapabanking ka talaga. Pero yung mga simpleng banking lang naman, no? Hindi naman katulad sa mga MotoGP. At saka gagawin mo lang yan kapag kailangan. Huwag yung meron kang kasunod or meron kang katabi kasi delikado. Saka yung speed, malalay lang, di ba? So yun, masarap siyang gamitin sa mga twisties. Ang smooth. Pag nag-shift tayo, kakalabitin natin sa baba. Yan. Upshift, ang smooth lang. Pag-downshift, bam, bam. Oh, hindi natin ramdam, guys. Pag nag-downshift tayo, walang sabit na ano, no? Yung parang nararamdaman mo yung kumakadyot na ganun. Walang ganun. Kumbaga, sa downshift, upshift, ang smooth. Sa likuan, ang sarap niyang iliko. Solid.
Okay dito, men! Solid! Woo! Grabe yun! Nice experience! Ang saya! Ang saya, ang saya! Grabe! Solid to, ah! So yun, mga ka-true friend, overall para sa Honda CBR150R, para sa akin, nag-enjoy akong i-drive to. Kasi ang smooth niyang dalhin, ang gaan niyang gamitin, ang sarap niya sa likuan, sa city riding, okay din. Sa long ride, nakatulad nito sa may Marlaque, ayan, mapapunta ka sa mga kabundukan, sa mga gubat, okay na okay itong ano, Honda CBR150R. Bukod sa looks niya, ayan, nakatanim mo na yung formahan niya, talagang napaka-edgy ng mga dulo. Kumbaga yung aerodynamics, no? Pag tumatama yung hangin, andun pa rin talaga yung speed. Kaya yon, para sa akin, overall, ang Honda CBR150R is okay na okay sa akin to, men. So, kumbaga from a kung ikaw ay from scooter and then magsiship ka sa big bikes, mas maganda sa beginner gumamit ka ng ganitong klaseng motorsiklo. Ayan, bukod sa maporma na mukha ng big bike, although ito ay 150cc, it's all good pa rin, guys. Ang sarap niyang gamitin. So yun, para sa akin, Honda CBR150R, okay na okay, masarap gamitin. Alright! So yun nga mga ka-true friend, nakita nyo na yung itsura ng Honda CBR150R na talaga namang napakaganda ng looks at napaka-aggressive. Sports bike yung dati yan na pwedeng-pwede sa pang-racing-racing, no? Kaya naman, ayun, sa mga naghahanap dito, available yan sa lahat ng branch ng Honda. Siyempre, ayun, maraming salamat sa Honda Philippines. Paki-like and follow din po yung kanilang Facebook page, Instagram, at yung kanilang website. Okay? So ayun guys, sa mga nagtatanong kung saan available to sa lahat ng branches ng Honda or yung kanilang mga flagship shop, available na to. So ayun nga mga ka-true friend, nakakita nyo na yung full specs ng Honda CBR150R at dito nga natin tinesting sa Marilake dahil nga napakaraming twisties dito at maganda yung kalsada rito, which is dito natin makikita talaga yung performance nitong Honda CBR150R na ito, no? And ayun, maraming salamat pala syempre sa kaibigan natin si Ayam Jamich. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ayam Jamich, sa suporta at magandang angulo ng ating mga vlog sa Honda CBR150R na ito, no? At syempre maraming salamat din sa Honda Philippines Inc. dahil nagkaroon tayo ng opportunity na magamit itong motorsiklo na to. Okay, so laging tatandaan guys, Honda, one dream! At saka marami talagang nangangarap na magkaroon ng mga motorsiklo ng Honda, no? Lalong-lalo na yung mga big bikes nila. Grabe, ang gaganda ng mga big bikes nila, no? Kaya nga meron silang logo na one dream, eh. Diba? Kumbaga, ito talaga yung pangarap ng ating mga motorista. Isa to sa nagiging pangarap ng mga tao. Tulad natin, no? May pangarap din tayong magkaroon ng big bike. Kaya naman, abangan nyo lang, guys. In the future, magkakaroon tayo ng big bite. So yun lang mga ka-true friend, maraming salamat muli sa lahat ng sumama ngayong araw na to. At syempre, kung hindi ka pa isa sa nakasama sa ating mga biyahe, click mo lang subscribe button at notification bell para every time may bago tayong biyahe, kasama ka na! Alright!